What's up mga kuya and welcome back to the Tiki Games. So, share ko lang tulad ng title ng video na to. And hopefully COVID free pa rin yung mga kukuya nga natin dyan. Kahit sino dyan, stay safe, stay indoors, stay healthy nga mga kuya. Pasensya nga pala kung may maririnig kayong mga nagpupokpok. Ayun, pasensya, I'm very sorry. Pero yun, tulad nga nasabi ko, share ko nga lang yung dalawang binili ko recently. So ito nga yung dalawang recent na binili ko sa Lazada. Papaliwanag ko kung ba't ako bumili ng M.2 SSD. And mamaya sabihin ko yung parang main topic ng video na ito. So ito nga yung una, yung Intelligent Induction Sterilizer. Ito na pala yung pinaka-product page niya sa Lazada. Sa mga nagtataka kung ano nga ba ito. Pero basically mga kuya, ito nga siya. So parang automatic na atomizer, na sterilizer, na ewan. Ganito na lang, automatic siya na dispenser ng kahit anuman liquid na gusto nyo nandyan. Of course, alcohol yung parang pinaka purpose nito. Inside the box, you get the shit itself, the device itself, and then a USB Type-C cable. Yep, USB Type-C ito mga kuya. For 500 pesos, meron siyang USB Type-C. Kumpara sa ibang smartphone na recently lang na-release, pero micro USB pa din. Pero yun, basically, ito nga siya. Again, yan na po yung USB Type-C, power button. Ito nga po yung tank, removable na tank. Uy, medyo tumapon, pero okay lang yun. So, turn on yung power button dito. Magbo-blue LED siya. Indicating na turned on na nga siya. So, ito nga po yung proximity sensor. And, yan, basically, light mist lang po ang bibigay niya. So, talagang tipid din siya. Hopefully, nakita nyo na maayos para... Yun, kita nyo nga yung mist. And yun, para hands-free lang, lalo na sa panahon ngayon, pang sterilize or pang disinfect ng mga sheets. Main reason kung ba't nga binili ito is for hands, para hands-free na nga yung pag-disinfect nyo ng mga kamay nyo. Or kung smartphone nyo yung di-disinfect nyo, then pwede din naman yun. Ayan, ganyan lang. Yan, diba? Very nice, very nice. Again, mga kuya, for a little over 500 pesos, this is, I think, worth it for the most part. Siguro maglagay kayo ng ganto sa labas ng bahay nyo or imount nyo to, ewan ko, kayo bahala. And yeah, so this has a built-in battery and good for a whole day yung charge nito, unless na lang siguro kung may bata o pamangkin kayo sa bahay nyo na of course baka paglaruan kasi nakakadinga naman. Of course baka may mga chikiting dyan sa inyo na matuwa dito and siguro tumagal ng 1 hour kasi ganyan lang sila na ganyan, ewan ko. Pero yun, moving on nga. Next up naman, itong Western Digital Green na M.2 SSD which I got for 2,000 pesos. And yeah, the main reason why I bought an M.2 SSD is because I think my current SSD, which is a 2.5-inch SanDisk SSD Plus, is failing. Random crashes at boot, random app crashes, and booting up my PC is significantly slower recently. So I actually haven't diagnosed the 2.5-inch SSD that's in my PC right now. And based from what I've read at forums, my SSD is most likely failing. And honestly, I just wanted to give myself a reason to buy an M.2 SSD. In the event that my 2.5-inch SSD is actually working fine, then I'm just going to use that for my games. And share ko nga lang mga kuya, so my dream is actually to obtain or have a dedicated 1TB SSD for my games. Western Digital, baka naman. And yeah, I'm going to be unboxing this real quick and install it on my PC. No unboxing night, so tamang ano nga lang ng tape. Wow, ang liit. That's what she said. So this is an SSD in the M.2 form factor, specifically in the 2280 form, meaning that it's 22 millimeters tall, I guess. Yeah, tall. And 80 millimeters long. And I'm not really looking for something like crazy fast like an NVMe SSD. And yeah, we're just going to install this real quick. And for the purpose of this, mukhang kailangan ko tanggalin muna yung graphics card ko. There we go. So hopefully you can see it clearly, the M.2 slot. And this does actually support different form factors of M.2 SSD. So there's two extra holes here if that's the case. But yeah, removing the screw here. And it's really as simple as lining up the slot here, pushing and until it clicks into place. So yeah, push it down and then screw it into place. And yeah, that's how you install an M.2 SSD on your PC or even on your laptop if you can easily disassemble your laptop. Putting this baby back in here. And I'm not sure what you're going to use your M.2 SSD for, but obviously if you're going to be installing Windows 10 on that, then of course you're going to be using a bootable flash drive to install Windows. And yeah, the main reason why I only bought a 240GB capacity SSD is because I don't have the money for a larger capacity one. At nagbabalik na nga po tayo mga kuya. Ngayon, alam ko sobrang random na pinagsama ko yung dalawang to sa isang video, pero you know, tech related pa din. At share ko nga lang, gusto ko nga lang mag-share. At moving on nga po tayo sa main topic ng video natin ngayon. So, dapat naman talaga hindi binibigyan ng pansin yung mga gantong tao.
mga gantong uri ng tao. Pero para to sa mga taong pumapatol sa mga gantong uri ng tao. Mga kuya, don't feed the troll. Kahit sobrang negative and parang masama na nangyari sa Pilipinas ngayon, there exist these types of people na sobrang, well, ang gulang nila is manginis. And ayun nga, like the term, trolling, mga trolls. Tagalog na Tagalog yan, troll, hindi troll. So ito na nga, kahit sino ka man, kahit sino ka man, huwag ka nang pumatol sa mga gantong uri ng tao na they mainly exist sa social media and around the internet. Mga nagpo-post ng mga sobrang katangahan, sobrang kabubuhan na minsan din nagko-comment sa mga kung ano nung post, ng kung ano-ano na kabubuhan at katangahan din. And recently parang nabasa ko ata sa isang leak na post or post siya ng screenshot sa isang GC na binabayaran daw yung mga internet troll, yung mga ganung-ganung bagay. I won't get into too much detail on that. Pero yun nga mga kuya, don't feed the troll nga. Wala na akong sabihin na specific na term like ayan or ayan, pero this goes for anyone na mangto-troll. Nandyan sila to ruin your day para inisin ka. And most of the time, they just enjoy na nakikita nila na nakaka-trigger sila ng mga tao. Mainly doon nila kinukuha yung energy or motivation nila para pagpatuloy yung ginagawa nila. In some cases, parang magko-comment yan sa isang post na parang Karen comment. Tapos ayun, kapag nag-respond ka or nag-like ka dun sa post na yon, tapos ayun, may mga magla-like ng post na yon. Wag ka na yung isa sa mga magla-like ng post na yon or magre-react doon. Tapos yung comment na yon, yung parang magiging top comment naman ngayon na maraming taong makakabasa. Tapos in turn, mangyayari, may mga magre-respond doon, may mga magre-reply sa comment na yon. Tapos magkakaroon na isang mahabang thread ng parang argument. Tapos, of course, etong si troll na na-top comment nga is, in some cases, sasagutin ng something completely idiotic or parang hindi pinag-isipan yung reply. In some cases naman, pwedeng hindi sila mag-reply. Tapos, ayun, masaya lang sila na top comment nga sila, di ba? And honestly, mga kuya, talagang huwag nyo nalang pansinin po, please. Talagang don't feed the troll. And of course, hindi nila titigilan yung ginagawa nila. Pagpapatuloy nila yon, pwede mag-multiply sila, maragdagan. And in some cases, nakakasama nga yun sa mental health na isang tao. Yung parang stress or galit mo sa troll na yon. Again, it can ruin your day. And ayun talaga kasi, when you give them your attention, they've already won. So, and pretty much any post, comment, or anything you see at social media that's negative, stupid, or even doesn't make sense, just don't give them the attention, your time. And just do what you can to be productive, mga kuya. Lalo na sa panahon ngayon, we don't need that kind of negativity. And ayun, in terms to be productive, if lalo na sa panahon ngayon, gusto nyo mag-try ng online job, then you can check out the video that I made. Tama diba dito? Or if you want to apply for an online job, work at home, and it's fairly straightforward applying for an online job sa onlinejobs.ph. And malay nyo lang naman, dun yung mahanap yung parang dream job nyo. But yeah, that's going to do it for share ko lang. Again, share ko nga lang ito. And ma-share ko na din sa inyo yung dalawang bagay na ito, thumbnail. And yeah, I guess leave a like if you did, dislike if you feel like you have to, consider subscribing and turn on notifications to be updated on my latest videos. Turn on notifications, mga kuya, para, you know, sayang kasi yung mga nagsasubscribe sa akin, hindi sila na-update sa latest videos ko. So, ayun nga po. And of course, as always, bookmark and use my Lazada affiliate link. Pag bumibili kayo sa Lazada, watch me on my Shopee Lives where I talk about random shits. Donate through PayPal to support the channel, like my Facebook page, and follow me on Twitter for other updates and announcements. And yeah, hopefully this video helps you guys out. Again, good vibes nga lang tayo mga kuya. As always, stay safe, stay indoors, stay healthy, get some sunlight, get some exercise, drink your vitamins, especially vitamin C, and kung di naman kinakailangan lumabas, then huwag na lumabas. Thanks for watching, and I'll see you guys in the next one. Peace!